Nang laban umano sa kulisarang suspect na si Jerry Tagalog matapos maato ang gumagamit ng pinaghihinalaan sabu habang nagsasagawa ang pulisa ng Oakland Tocan sa parola combat kanina hapon. Patay din sa parehong operasyon sina Mar Barquillo at alias Zanzan. Ayon sa pulisa, tulak at operator ng isang maliit na drug den si Tagalog. Wala sila initially dun sa watchlist natin kasi sila ay... Walang maayos na trabaho, kalbo at tatuan, maitim butot balat, ang mukha ay lubugan. Itago nyo na lang ako sa ngalang Lucas, isang taong nabubuhay na parang wala ng bukas. Walang tulog, magdamag, nag-aantay ng parokyano. Sa usok ay bangag, pagbabantay lang ang trabaho. Makikita sa paligid, samot-saring mga tao. Pag ang utak mo'y makitid, maaari kang magago. Walang sapat na pera, kaya di nakapag-aral. Kaya't sunod-sunuran sa mga hayop ang asal. Sadlak sa kahirapan, tawag sa'kin ay hangal. Di lang sinuong, ininom ko pa ang tubig sa kanal. Ako'y nagpaalipin kahit na alam kong bawal. Ako ay nabaliw, ang puso ko ay naging bakal. Lahat ng karumal-dumal ay akin ang nagawa. Sa palagay ko, oras na para itigil ang sumpa. Sino ba ang sinungaling? Sino ba ang totoo? Sino bang dapat sisihin? Ikaw ba o ako? Sino-sino ba ang tama? Sino-sino ang mali? Kasi Pilipino rin ang namamatay sa huli. Sino ba ang sinungaling? Sino ba ang totoo? Sino bang dapat sisihin? Ikaw ba o ako? Sino-sino ba ang tama? Sino-sino ang mali, kasi Pilipino rin ang namamatay sa huli. Ako po si Lester, 24 anyos, biktima ng droga, di po ko nakatapos. Gusto ko mang tumigil, kamay ko'y nakagapos. Sumigaw ako ng tulong, ako lang po ay napaos. Gusto kong magsumbong, dahil ayoko na. Takot po kong makulong, parang awa nyo na. Tulungan nyo po ako, ano ang aking gagawin? Saan ako lalapit, may hawak sakin, gaya nyo rin. Matagal ko nang gustong kumawala, pero merong kondisyon, buhay ko'y mawawala. Ako po'y humihiling ng himala, kahit parang ilusyon lamang sana mawala. Kaso hindi na pwede, huli na wala kong nagawa. Natagpuan na lang ako, nakabalot na ang mukha. Di na ako nakalaban kahit na gustong magsalita. Adik ako, wag tularan na lang ang nakitang tanda. Sino ba ang sinungaling? Sino ba ang totoo? Sino bang dapat sisihin? Ikaw ba o ako? Sino-sino ba ang tama? Sino-sino ang mali? Kasi Pilipino rin ang namamatay sa huli. Sino ba ang sinungaling? Sino ba ang totoo? Sino bang dapat sisihin? Ikaw ba o ako? Sino-sino ba ang tama? Sino-sino ang mali? Kasi Pilipino rin ang namamatay sa huli. Isang gabi habang naglalabas si nanay, ako ay dumating, wala pa nun si tatay. Galing akong paaralan, kumakalam na aking tiyan, pero wala kong magawa kundi masanay na maghintay na si tatay dumating. Na ang hanap buhay ay diskarte sa dilim. Batid ko po na ang gawain niya ay maitim, pero sana walang mangyari sa kanyang malagim. Ang pangalan ko'y Joaquin, 11 taon. Ako po ay grade 5, nakatira sa Malabon. Ang mga magulang ko sa utang po ay baon. Ang pag-usad ng buhay namin, masahol pa sa pagong. Andyan na si tatay, kakain na kami. Napakasarap naman, ang ulam namin ay karne. Nag-uusap pa kami habang kami magkatabi. Nang biglang may pumutok, ang tenga ko ay narindi. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ano ba to? Ano ba yan? Ano na ba ang nangyayari dito sa ating bayan? Kaliwat kanan ng patayan. Ano nga bang dahilan? Dugong nagkalat sa daan, nakikita ng kabataan. Dahil sa droga, pamilya'y nasisira. Tanong ko lang po sa inyo, ano ang inyong nakukuha? Habang maaga pa, sana'y magbago na kayo. Naway hindi kayo tularan ng mga anak nyo. Dahil sa droga, pamilya'y nasisira. Tanong ko